What's up mga kalugar? Gagawa tayo ngayon ng kilawing tadigi. So itatap naman natin. Matigas. Dito tayo. Kailangan talaga ng pangpukpuk. Kasi napakatigas ng pinik. Kalahati lang ang ipitrapiran natin kasi napakarami ito. Hihiwain lang natin. Tanggalin natin yung balat kasi makunat yan. Makunat. Kaya kailangan tanggalin. Ito ang pinakamasarap na ano, gawin ng kilawing na isda. Kasi wala siyang lansa. Yan. Tatanggalin din natin yung mga tinik. Sabi ni Madam, kailangan daw maliliit lang ng hiwa para maluto siya na supa. Ayan, tapos na ating hiwain. Hugasan naman natin. Salain natin para mawala yung tubig niya. Mga 15 minutes ibababad natin sa suka. Tsaka natin sa titimplahan. Yan. Tatakpan lang muna natin. At aantayin natin na maluto siya. Puputi yan. Puputi ng gusto yan pag naluto. So, takpan muna natin. Habang inaantay natin na maluto yung ano, isda sa suka, prepare na natin yung ating ingredients. Pipino, natin luya, sibuyas, tsaka siling haba, pampabang. Ano mas masarap na. Tamang pag balit ng sibuyas para mabilis, kabilaan lang, hihiwain mo lang na gano'n para madaling matanggal yung balat. Chopping technique, tapos ganyan, natihin mo lang, tapos lalagyan mo ng gitla na ganyan, tsaka mo sa sa luya para ma-maximize mo yung katas niya. Ganito. Lalo na pa pang kilawin. Tsaka mo siya idolize. Kailangan pinong-pino kasi pag hindi mo pinino, lasang-lasa mo yung luya at malalaki ang gayat. Ulit-ulitin mo lang para kumino siya. Natin kung okay na yung lasa. Kulang sa asin. Ilagay na natin ang pino. Dami. Tsaka sili. Siling haba. Para may konting anghang. Hindi tayo mahilig masyado sa maanghang kaya siling haba lang. Pero pag mahilig ka sa maanghang, pwede mo siyang dagdagan ng siling labuyo. I-adjust mo lang yung lasa. Ayan. Ikiman time. Perfect.
Okay.